Magandang araw sa inyong lahat. Ito po si Doc Ed Padama at ngayon pag-uusapan natin sa wikang Taglish or Tagalog English, yung tinatawag nating paraan ng pagsusulat ng thematic literature review. So ang literature review ay karaniwang nakikita nyo sa ikalawang kabanata ng inyong research at ito yung tinatawag ninyong RRLS or Review of Related Literature and Study. Pero ang paraan ng pagsusulat ay yung tinatawag nating thematic. So, ano ba yung thematic? Ano yung mga bahagi nitong tinatawag nating thematic approach sa pagsusulat ng literature review? Bago natin ituloy ang ating pag-uusap, hinihingi ko ulit ang inyong tulong sa aking YouTube channel na Doc Ed Padama sa pamamagitan ng pag-click ng subscribe button at ng notification bell para ma-alert kayo kung meron tayong bagong video kagaya nito. Ngayon, kung kayo ay nakapag-subscribe na, please click the thumbs up button or the like button for this particular video. Now, ang thematic literature review o ang pagsusulat ng literature review sa pamamaraan ng paggamit ng thematic approach ay ginawang ko ng tatlong bahagi at ito ay ang mga sumusunod. Una ay ang introduction, pangalawa ay ang theme, at pangatlo ay ang synthesis. So sa pamamagitan nito, mas madali nyong ma-check, makikita kung yung pagsusulat nyo ba ng literature review ay naayon o sumunod doon sa paraan ng tinatawag nating thematic approach. So ano yung introduction? Ito din ay karaniwang tinatawag na introductory statement. Kapag statement, maiksi lang siya. Ilang pangungusap lang yan. So ang introductory statement, ang buod nito, ang outline nito, ang summary nito ay karaniwang nagbibigay na ng idea kung ano yung goal ng research ninyo, ano yung goal ng inyong review ng literature, and then yung mga sumusunod na bahagi ay pag-uusapan natin dito. So, ulitin natin, ang introductory statement ay nagsasabi kung ano yung mababasa ng mga panel o ng mga critic ninyo dito sa bahagi ng inyong research, which is the literature review. Yung unang bahagi, dapat, ang criteria nito ay ang mga sumusunod. Yung unang bahagi, dapat malinaw at naiintindihan yung tinatawag nating paper's thesis. Ano ba yung thesis? Ito yung idea, ito yung sinasabi natin kanina na goal, na objective ng inyong study, ng inyong research. Yun ang ibig sabihin ng thesis. Ano ba ang direksyon ng inyong research? So, briefly, sabihin ninyo ang direksyon ng research ninyo. Ito ay karaniwang makikita doon sa inyong research title. Okay? So, i-present nyo lang yon. The objective of this research is to identify the ganyan. And then, magkakaroon ng tinatawag natin transition. Ano yung transition? Mula doon sa idea or goal ng thesis ninyo, pupunta siya ngayon doon sa discussion ng review ng literature. Okay. So, yun ang pinaka role or objective ng tinatawag nating introductory statement. Then, susunod na bahagi na, kapag nagkaroon na ng transition papunta doon sa literature review ninyo, reflect the author's rationale for the review. Author is kayo, yung nagsulat, yung researcher. Ibig sabihin ng reflect, i-present ninyo ano yung reason. Rationale refers to the reason. Anong reason? Bakit kayo nagko-conduct nitong review? Ano ang pwedeng posible na rason sa pagko-conduct o sa pagsusulat ng literature review? Number one, pwedeng to support your argument na talagang meron ngang problema. So, nagko-conduct kayo, gumagawa kayo ng literature review to support your claim that there is an issue to be investigated. Okay? Isa yon. Pangalawa, yung literature review ninyo, nagko-conduct kayo niyan, ang reason niyan ay pwedeng ipakita ninyo na meron ngang tinatawag na research gap. So, itong research gap na ito ay maipapakita nyo. Ang gap ay tinatawag nating vacuum. Maipapakita nyo yung research gap. Ibig sabihin, may vacuum sa kaalaman, sa knowledge, in terms of yung sa mga ginawang research. Ibig sabihin, wala pang nagagawang research. Yun yung tinatawag nating research gap. It's a vacuum. So, mapapakita nyo ito sa pagbibigay ng iba't ibang references
dito sa literature review na ginagawa ninyo. So, ito yung ilang mga bagay na pwede nyong gamitin na rational o reason sa pagkoconduct ninyo ng review. Pwede din itong maging basihan, maging evidence na talagang merong pangangailangan na i-conduct yung research ninyo. So, meron tayong ibinigay na tatlong dahilan na pwede nyong gamitin dito sa rational, sa reason kung bakit kayo nag-conduct ng review. Susunod, ulitin ko ha, ito ay maiksi lang na pagpapaliwanag. So, pwede kayong pumili ng ilan lang doon. Pwedeng isa o dalawa para hindi siya masyadong mahaba. Next is to clarify how the data is organized. So, dito ipapakita ninyo yung pagkakasunod-sunod sa maayos na paraan ng pag-uusapan ninyo. Mamaya, i-discuss natin yan doon sa ikalawang bahagi. Paano ba ino-organize itong data, evidence, na ipapakita ninyo dito sa literature review. Meron tayong gagamitin na paraan dyan para i-organize itong mga data na ito. Yung huli, make a short transition. Transition na naman, magbabago na naman siya. To the content of the main body, ito yung main body natin doon sa theme. That leads to your given research topic. Yung research topic, ito na yung specific. Ano ang gusto ninyong gawin na research? So mula doon sa main body ninyo, magbibigay kayo ng discussion lang ito, discussion, narration, pag-uusap, pero i-organize ninyo, iaayos ninyo sa paraan na ang susundin ninyo, ilalagay na natin dito, ang susundin yung paraan ng pagsusulat ay yung tinatawag nating deductive method. So, paulit-ulit nating sinasabi ito. Deductive method ay yung paraan ng pagsusulat from general to specific. Pero ang deductive method is only applicable to quantitative research. Quantitative. So kung kayo ay nagsusulat ng qualitative research, ang gagamitin niyong paraan is inductive method, yung kabaliktaran naman niya. But for this particular discussion, deductive method is represented by an inverted pyramid. Bakit inverted pyramid? Mula doon sa malaki, sa taas, general ang discussion ninyo, papunta dito sa baba, specific kasi mas maliit na yung point niya. Okay? So, dito, sisimulan yung gamitin yan sa pag-o-organize ng inyong discussion. Thematic, kaya na siya tinawag na thematic literature review. Okay, meron kayong sinusundan na paraan ng pag-organize nitong discussion ninyo sa literature review. So, ano-ano dapat yung laman nitong body natin dito sa thematic approach? Should be written in deductive method, yan na yung sinabi natin, and has to be included or has to include the following. Dapat isama yung mga sumusunod. Number one, list of sources. Sources ay yung literature na ninyo. Yung mga references ninyo, yung mga citations ninyo. Okay, kaya kailangan magbasa kayo eh. Kailangan magbasa kayo ng iba't ibang literature. So ano ba yung mga sinasabi nating literature? Pwede ang literature ay mga newspapers, magazines, journals, manuals, legal basis, DepEd memos, and so on and so forth. So, ito yung tinatawag nating sources. Kailangan i-organize nyo yan. Depende kung paano nyo ginamit sa iba't ibang topic na lalabas dito sa thematic approach ninyo. Mamaya ipapakita ko yung halimbawa. So, according to the topics or in chronological order. So, yung order niya, ulitin natin, ano yung chronological order niya? From general to specific. Okay, okay lang paulit-ulit kasi sa pamamagitan ng pag-uulit-ulit, diyan natin na-perfect yung proseso o yung paraan ng pagsusulat. Okay, next. Sunod, an explanation of every subcategory of sources, relevance as well as how they are connected with each other with the main topic of the paper. So, paano halimbawa meron kang topic 1?
Tapos meron kang topic 2, topic 3. O halimbawa, tatlo yung topic mo, 1, 2, and 3. Papaano connected si 1 sa 2? Papaano connected si 2 sa 3? So dapat meron siyang continuity. Yun yung tinatawag nating relevance. Anong kinalaman nung pag-discuss mo kay topic 1, kay topic 2, si topic 2, anong relationship niya kay topic 3? Okay, ulitin natin, mamaya magbibigay tayo ng halimbawa para makita ninyo yung tinatawag nating relevance of these topics to each other. So, yun lang ang tinatawag nating thematic approach. Hindi kagaya nung ginagawa dati o yung iba siguro ginagawa pa rin, maliban sa thematic approach, yung iba kina-classify na lang nila. So, walang ayos yung pagdi-discuss. Nagiging masyadong magulo, disorganized, kasi kung saan-saan kumukuha ng discussion. Ito yung hinahati yung literature review sa local and foreign. Local and foreign. So, magbibigay lang sila ng local and foreign, tapos sa literature, local and foreign, sa studies. But because of this, dahil dito sa paraan na ito, na-categorize siya sa local and foreign, nawawala ng direksyon yung discussion ng literature review. Kaya palaging ang advice o palaging ang pinagagawa o pinasusundan na pattern ay yung tinatawag nating thematic approach. Okay, so yan yung pangalawa. Pangatlo, the closing part, yung pinakahuling paragraph ng inyong literature review should have the following. Ito yung tinatawag nating synthesis. Number one, pag sinabi nating synthesis yung pagsasama, pero hindi natin literal na pinagsasama yung dalawang variable kasi hindi ka naman pwede mag-synthesize ng isang variable. Yung variables dito na sinisynthesize natin ay yung research ninyo, yung study ninyo, isisynthesize ninyo sa citations ninyo. Okay? Paano nyo isisynthesize? Pag sinabing synthesis is you present the relevance. Ano ang kinalaman nung sources ninyo, yung literature ninyo, sa research na ginagawa ninyo? So, i-discuss nyo ulit yun, ina-narrate ninyo. Okay? So, una, number one, make a summary of all significant points na diniscuss nyo na doon sa body drawn from the literature. Yon. Gumawa na kayo ng summary. Kung ano yung mga diniscuss nyo dito sa theme, i-summarize nyo lang, yun yung unang bahagi. Okay, sunod, make a critical evaluation of the current reception of the reference sources. So, ano ba ang sinasabi ng mga tao doon sa, kunin nyo yung opinion and then present your own opinion. Ito din yung ginagawa kapag nagsusulat ng editorial. Try to see if there is substance. Talaga bang importante itong mga cite ninyong citations? And then, ano yung role nitong mga citations na ito doon sa research na ginagawa ninyo? Okay, yung susunod, highlight information gaps. Ito yung tinatawag nating research gap or any errors that you were able to find in the existing knowledge. So, sa pamamagitan nitong synthesis, sa bahagi ng synthesis ninyo, i-present ninyo ano yung mga information gaps. Yung mga nawawala, yun yung vacuum. Okay? Hindi pa nagagawa na, o hindi pa nabibigyan ng kasagutan. And then, ano-ano yung mga mali o kailangan pang bigyan ng further research doon sa mga literature na ginamit ninyo. Sunod, make suggestions regarding the possibility of further research. Ito yung diniscuss natin dito sa second to the last. Ano ang pwede nyong isuggest na topic na pwedeng gawa ng further research if meron pang gap o may mga error na nakita doon sa literature na pre-present ninyo? Okay? So, explain how your study fills the gaps in the existing knowledge of the matter. So, sa pamamagitan nitong literature review ninyo, magkakaroon na kayo ng idea na kapag ang research ninyo ay nagawa, magkakaroon ng kasagutan itong mga tanong na hindi pa nabibigyan ng kasagutan dati.
So, yun ang role ng research gap dito sa tinatawag nating literature review. Okay, sabi natin kanina, magbibigay tayo ng halimbawa ng actual na literature review at kung paano ginamit itong iba't ibang bahagi na diniskas natin. So, karaniwan ang literature review nyo nasa chapter 2 at itong unang paragraph na nakikita ninyo ay yung tinatawag nating introductory statement. So, ito na yung introductory statement. Sabi natin kanina, pre-present lang nito sa maiksing paraan kung ano yung mababasa ng mga panel or ng mga critic ninyo dito sa inyong research. Okay? So, makikita nyo dyan, hindi na natin babasahin. Yan yung tinatawag nating introductory statement. Sumunod, pupunta na agad sa theme. Magdi-discuss ka ng topic. So, dito, diniscuss niya muna yung konsepto. Ano yung concept na pinagbatayan niya ng kanyang study? Ito yung inquiry-based learning strategy. Bibigay niya sino yung author. Nakalagay dyan yung author. Tapos, i-discuss niya. Ipipresent niya yung idea. Tapos, dito na sa baba, okay, may makikita kayo dito, 5-year rule. So, lahat ng mga literatures ninyo, so dadaanan niya ng mga panel ninyo, titignan din nila if it follows yung tinatawag nating 5-year rule. If the year is 2022, subtract 5, and then you have 2017. So, ang covered dapat ng literature review ninyo will be sources from 2017 to 2022. So, paano kung 2016? That will still be considered. But beyond that, itong 2015, baka hindi na yan i-consider ng panel ninyo. Except for researches na talagang wala kayong magagawa kundi gamitin kasi hindi naman pwedeng i-update. Kagaya ng ano, kung ang research nyo ay historical, wala namang bago or updated sa historical, not unless may na-discover silang bagong data. Kagaya ng literature, yung mga references ninyo sa literature, yung mga classic literatures, hindi naman ina-update yan. So again, ito ay depende sa type ng research na ginagawa ninyo. Pero kung quantitative yan, it should follow the rule ng 5 years. Okay, so again, the first topic or topic 1 is the concept. And then tignan nyo doon sa susunod niya, topic 2 is already the strategy. Yun yung concept na ginamit niya. Based from that concept, ito yung strategy. So, sumusunod pa rin siya dun sa tinatawag nating deductive method. From a general discussion, nagiging specific na siya kasi itong strategy, ito yung gagamitin niya doon sa kanyang research. Yun tinatawag niyang math talk. And then yung susunod after the strategy is the third topic or the third area. Ito na yung specific problem. So, this is also reflected doon sa specific, sa SOP niya. So, students' performance in mathematics, diniscuss niya na merong issue pagdating sa pag-aaral ng math. And then, sinuportahan niya pa ito ng isa pang topic related to that, which is yung problems encountered naman sa teaching, kanina sa learning, ito naman sa teaching. That's why this is classified as a subtopic and it is still related doon sa unang topic na kanyang ibinigay. Okay, and then after that, remember the last part of our discussion is supposed to be synthesis. Ito yung last paragraph. So this is classified as the synthesis of the discussion. Ang tawag natin dyan is the grand synthesis ito. Okay? So yung paraan ng pagsusulat kanina diniscuss natin. So usually tinatanong ilang pages ba dapat? Sa amin kasi, sa institution namin, sa graduate school, hindi namin nilalagyan ng specific number of pages. Ang rule palagi namin is as the need arises. Kung talagang kailangan pa ng citation at ng discussion, by all means, i-extend din nyo. Pero for the purposes of yung iba, gusto talaga ng specific number, 8 to 10 pages would be enough for the review of literature or thematic review of literature na ginagawa ninyo para sa inyong research. So again, this is how you should approach what we call
thematic literature review. So ito yung paraan, ito yung mga bahagi, ito yung laman at binigyan natin ng halimbawa kanina. So again, ulitin ko po, I would like to ask help from you for my YouTube channel by subscribing or clicking the subscribe button and the notification bell para ma-alert kayo kapag may bago tayong video. And please do click the like button or the thumbs up for this particular video. Meron kayong mga makikitang video sa side, magagamit nyo yan sa iba't ibang bahagi pa ng research ninyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. And again, stay safe and keep learning. See you on our next video, everyone. Thank you for listening.